Kasuwabe, pag-usapan natin ngayon bagay na nagustuhan ko sa isang Ranger Raptor. Dahil last year, nung nagkaroon ako ng full details sa review, kaswabe, ang daladala ko lang ay cellphone. Hindi ko nabitbit yung mic and camera ko. So it's time para bumawi naman. Pero nais ko munang pasalamatan ang Ford Auto Hub BGC. Visit na lang kayo sa showroom para makita mo ang different automobiles and yung pinakabagong Mustang GT 5.0 with advanced technology na Coyote engine. I-check mo doon or panoorin mo ang details review natin. Iniintay ko na lang yung lane out dyan. So kaswabe, hindi na kinakailangan ng introduction sa isang napaka-brutal na mid-size pickup truck. Kaswabe, let's begin! Para sa unang bagay na nagustuhan ko dito kaswabe, eh yung commanding posture sa ating driver seat. Nakapag-drive ako ng Nissan Pro 4X and at the same time naupuan natin ang isang Hilux GRS. Dashboard nila, kung i-compare natin sa pinaka-height ng driver seat, medyo mataas eh. Pero ang kagandahan dito sa Ranger Raptor, talagang diagonally straight, kitang-kita mo yung pinakadulo ng bonnet. Ibig sabihin, mas madaling tansyahin. For example, nagpa-park ka, pag nasa traffic, kitang-kita mo kung nasaan yung pinaka-dulo ng body. Bukod sa yung camera natin, meron tayong bird's eye view. Siyempre, hindi naman palagi natin nakikita yan. Ang dali lang tansyahin. Tsaka meron kang twin nostril vents dito na functional kasi sa ilalim niyan may butas talaga. Of course, for cooling yon. So para sa akin, number one niya is yung commanding posture na nagte-take effect sa kanyang very wide na visibility. Second thing na nagustuhan ko kaswabe ay yung pagkakaroon ng retractable na cup holders, extra cup holders. Some other vehicle, meron kang dalawa sa center console. And syempre, dito sa mga door panel natin, meron kayo tag-isa. So, total of 4. Pero sa isang Ranger Raptor, 6 mga ating cup holder na matatagpuan sa bawat dulo ng ating dashboard. Syempre, uminit na yung ulo ng pasahero mo, even ikaw, lalo na pag-traffic, diba? Pero ang mga iced coffee natin, hindi pwedeng uminit yan. Kinakailangan malamig. So, if you want an extra cooling para sa drinks mo, yan, lagay mo lang dyan. Diba? At least, hindi lang ikaw yung naka-aircon, pati yung drinks mo. Pangatlong bagay na nagustuhan ko ay yung pagkakaroon niya ng full digital ng mga gauge cluster. So kung ikukumpara natin sa iba kaswabe, feeling mo advanced siya sobra eh, ng mga 4 o 5 taon. Kasi hindi naman lahat ng mga rivals niya ganitong klase na. Ngayon, very customizable ito and lahat ng information na kinakailangan natin, ibinibigay niya kagad sa isang sipat pa lang. Kasi dito, battery, yung fuel remaining, oil life natin, temperature, tapos nakikita mo kung nasa ang gear ka na nakapasok. Like ngayon, nasa 10th gear tayo, I am driving 120 kilometers per hour. Then digital yung round gauge niya. Tapos syempre, lahat, andali lang naman eh, dito sa manibela kung papakailaman natin. Pero ang tanging nagustuhan ko dito, yung pagpasok natin sa pinto, yung video message na ipinapakita niya, or video picture pala, is parang akala mo F-150 Raptor na eh. Kasi alam naman natin na nag-originate ang Raptor bilang high performance na trim level ito sa F-150. Ngayon, ang Ranger, nagkaroon siya noong 2019. So heads up lang, at least nabanggit lang natin, 2010 ginawa ang isang Raptor sa F-150 yun. Medyo lamang niya pagdating dun sa other rivals talaga. Yung sa pinsan ko nga, yung Pro 4X eh. Talagang yung gauge cluster, medyo feeling old na. Kaswabe, para sa pang-apat na bagay na nagustuhan ko rito ay yung pagkakaroon niya ng 2.5 pack shocks. At masyashock ka talaga kasi ang unit price nito ay 2.3 million pesos. Ewan ko lang kung nagbago na kasi 2024 na. That was last year. So lagay na lang natin yung pinaka-information dyan. Well, very reasonable naman. Kasi ang fuck shocks, alam ko, higit na 1,000 yan eh. Pag isi-set up mo. So eto, from the factory, na built na nila, at least meron tayong peace of mind. Sa lahat ng pickup truck, alam mo, yung pang-ilalim nito, eto yung pinaka-the best.
ginawa talaga to para mas maging swabe yung biyahe natin. Super comfy. Meron pa to for high level jumping performance. Yung inilunch ito ng Ford Philippines. Alam ko yung nagkaroon pa sila ng off-road track. Pero yun yung mga abilidad na kaya nito. Kumbaga yung mga dinadaanan natin dito, yung mga rocky road, diba, rough terrains. Sa drive mode ka, kumikita natin, diba, pwede pang baha, pang sand, mud and ruts. Kayang-kaya niyang i-absorb lahat ng dadaanan natin. Yun yung nakakatuwa doon kasi talagang family-oriented. Unlike sa mga other na trim level or other competitors, I think naka-leaf spring pa. Pero eto, naka-coil spring. So pag may malayo tayong biyahe, eto yung pinaka-super ginhawa. Introducing Ato Sport. Kaswabe, this one is the world's most innovative mobility scooter that we can get para sa ating lifestyle and sa mga kababayan natin na PWD. Madali lang to, comes with two separate parts na pwede mong gawing trolley at the same time. Installed nga pala dun sa harap ang iyong illuminated LCD display for you to see the performance and enhanced lighting system para sa safety precautions pag nasa road ka or sidewalk na pwede mong ilagay sa sports car or regular car na trunk kasi maliit lang ito and very lightweight. Within seconds, ang dali lang i-assemble, up to 10 speed ang kanyang taglay and 10 kilometers per hour ang kanyang maximum na pinartneran mo ng shock-absorbing flat-free tires for advanced performance and auto braking system. At hindi lang sa kotse, ha, mantakin mo pati sa tren, pwede. And flight-approved ang ating baterya. Meron tayong lisensya. So, ibig sabihin, pag nag-travel ka around the world, kayang-kaya mo itong ilagay sa cabin at ibaba mo, ma-assemble mo kagad ito. Ang design nito ay talagang super passionate sila para ipakita sa inyo ang performance. So, ganun lang yon. Be active, be free, be yourself by Ato Sport. Ang link ay nasa description below para i-check mo na lang kaswabe. Panglimang bagay na nagustuhan ko rito ay yung pagkakaroon niya nang katulad sa isang 2024 Mustang GT Premium na Fighter Jet Digital Cockpit. Pero alam ko na unang i-describe yun dito sa Raptor. Naalala ko lang kasi binanggit ko yung nakaraan. Again, nagkikreate na naman siya ng wall, ng separation laban sa rivals niya. Pag upo mo rito, very modern yung feeling pa rin. Saan ka ba naman nakakita dito sa roofliner? May mga pinipindot ka na toggle switches at ang lulutong. Naku, magtingi. Magtigil ka nga, Siri. Okay? Akala mo, nagpapalipad ka ng aeroplano dito eh. Then yung center command system natin na 12.5. Diba? Touchscreen. May mga usable knobs ka. Para ka may nakasalpak na iPad dito sa pinakagitna. Yung manibela natin. May Raptor badge. Ship paddles. Full digital na instrumentation. Cup holder. Sidings mo. Naka-suede. Ang ganda. Meron kang grab handle kompleto. And alam mo, pinakahigit sa lahat sa pagkakaroon ng cockpit na fighter jet. Sa tingin ko, ha, yung seats natin, ito yung pinaka-premium and expensive kung i-compare natin sa iba. Yung GRS na Hilux, yes, nagustuhan ko, pero ito, mas expensive, mas mamahalin kung titingnan natin. Powered yung seats, pati lumbar adjustment. So, yan ang nagpalupit, yung pagkakaroon niya ng fighter jet digital cockpit. Pang-anim na bagay na nagustuhan ko rito kasuabe, yung pagkakaroon niya ng boss and aggressive image factor. So, tanong ko lang, how many times ka kasuabi na nakita ng isang Ranger Raptor na nag-pass by sa'yo, ha, tapos hindi mo nakita na, uy, ang ganda nun, ha, uy, ang tindi nun, ha, uy, ang bagsik nun, ha. Diba? Nag-start siya nung 2019. Pero kasi, alam natin na ang Raptor batch, yan yung highest capability na nanggaling sa F-150 dati. Tapos, pinamanahan niya tong Ranger nung 2019. So, yung expectation mo, yung reputation, pagkakaroon niya ng authority sa road, talagang ramdam mo eh. Lalong-lalo na pag nakita mo yung Ford na grill, di ba? Yung lettering doon. Tapos yung mga Raptor badge, yung mga decals, yung overall styling niya, yung tindig ng Ranger. Ayun, may Ranger na naman sa harap. Pero naka-Raptor naman tayo, di ba? Then, yung ilaw natin, ang lalaki, di ba? Ang haba ng mga LED DRL plus yung adaptive na ilaw niya. Dagdag ko na rin yung cornering lights. So, auto high beam assist pala. So, ang ganda eh. Pag nag-a-arrive ang isang Ranger Raptor, may nararamdaman ka na talaga. Nararamdaman mo ang bagsik nitong sasakyan na to, ha.
Ito na, kasuabe, pang pitong bagay na nagustuhan ko ay yung pagkakaroon niya ng engine off auto park. Ibig sabihin, nag-off na yung makina mo. Pero kunwari, naiwan mo yung gear shifter sa drive neutral or reverse, drive pa lang yung naalala ko, automatically ilalagay ka niya sa park. Kasi nung sasasakyan ko dati, sabi ko, bakit ayaw mag-start? Yun pala, hindi ako nakapark yung gear shifter ko. Pero ito, automatic, para siyang may ghost na nagko-control dito. Ang isa pa niyan, okay, meron tayong auto park. Gagamitin lang natin yung sensors natin. Tapos meron tayong i-configure dito through parallel and perpendicular. Kaya niyang mag-park mag-isa. So hindi ko na masyadong i-elaborate. Pero yun yung technology natin na wala sa iba. Ito na, paubos na yung memory ng aking SD card. Siyempre, yung very smooth and powerful engine. So kasuabe, fast and responsive ito. Talaga mararamdaman mo, walang bitin dito eh. 207 horsepower, 500 Nm of torque. So anytime, on the go, on the fly, lagay mo lang yung throttle pedal natin, dire-diretso, 10-speed automatic transmission, hindi siya nag-iingalo. Well, being honest here lang, on this segment, Ranger Raptor has the best steering handle that I started to notice nung first time na I put my hand sa isang Ranger. Sa wild track variant pa ito ah. Magaan at sapat ang weight, which gives a great handle lalo na sa buweltahan. Last one is having a decent fuel consumption. Averaging on city driving with traffic in Metro Manila is 8.7 kilometers per liter. Then on freeway naman at 73 kilometers travel is an impressive kahit papano with 12.3 kilometers per liter, given na malaki, mabigat, 4x4, equipped with solid steels and high on technology. I hope na nagustuhan mo. Follow me and subscribe.